Ang nakakatakot na bidyong ito ay nakunan sa isang hospital. Sabi-sabi nang ang hospital ay tahanan ng mga kaluluwang hindi makatawid sa kabilang buhay na nananatiling nakakulong sa hospital kung saan sila pumanaw. Kaya naman ngayon ay panoorin mong maigi ang kaganapang ito. 3 AM ng madaling araw habang tulog pa ang mga pasyente sa loob ng hospital na ito ay isang nakakakilabot na paranormal activity ang makukunan ng CCTV camera. Unang tumilapo ng poster sa pader at biglang gumalaw ang upuan papunta sa kabilang dulo ng tila ba hinihila ito ng unseen force. Di pa nagtagal ay bigla namang nagbukas ang drawer. Ito pa ang creepy activity na nakunan naman sa isang hospital na makikita sa Chile. Sa kalagitnaan ng gabi ay nakarinig ang mga staff ng ingay sa isang particular na silid. Dito ay labi silang nagtaka dahil alam nilang walang sino man ang naroon sa mga oras na yon. Kaya agad nilang tingnan ang CCTV camera na labi silang ikinagulat at ikinatakot. Napanood nila ang pagkikot ng upuan at biglang gumalaw ang IV stand. Ngayon, gugustuhin mo pa bang ma-confine sa ospital? Kaya kung ako sa iyo, ay tigil mo na ang bisyo mo. De joke lang guys. Baka magsisi ka sa huli. Ang isang ito ay nakunan din sa isang ospital sa Mexico. Nangyari ang mga ito sa isang hallway. Dito makikita ang isang hospital staff member na nakaupong mag-isa. Ayon sa kanya, nakaupo siyang mag-isa nang sa hindi inaasahang pangyayari ay may pasyenteng nagtanong sa kanya ng direksyon palabas ng hospital. Labi siyang nagtaka dahil walang tao sa lugar na yon. Kaya naman tumayo siya upang tingnan kung saan nagmula ang pasyente. Kaya chinek niya ang hospital computer upang alamin ito. Pero nang tingnan niya ang security footage na nakunan sa oras na yon, ay labi siyang natakot at nangamba. Ito ang nakunan niya. Base sa recording na ito ay kung sino man ang kausap ng nurse sa lugar ay hindi ito tao dahil walang sino man ang nasa koridor. Ayon pa sa mga nakakita ng footage ay maaaring nakikipag-usap ang lalaki sa sarili nito o isang multo na pinaniniwalaan ng nurse na kausap niya. So sino o ano ang nakikipag-usap sa nurse? Walang idea ang nurse na ito sa kung sino man ang pasyenteng na-encounter niya na labis niyang ikinatakot magpahanggang ngayon. Ang babaeng may-ari ng bidyong ito ay mag-isa lamang sa bahay niya nang biglang makapanindig balahibong pangyayari ang marirecord niya. Ang babae sa bidyong ito ay nagngangalang Caitlin na naaksidente noong August 8 of 2020. Tumalon si Caitlin sa isang rope swing na naging sanhi ng pag-dislocate ng leeg nito. Matapos siyang bumagsak sa batuhan, napakadelikado nito dahil kailangan niyang manatili ng ilang linggo sa bahay niya upang makarecover. Pero ang nakakatakot ay ang may encounter niya habang namamahinga siya sa bahay. Walang sino man ang nasa bahay na ito nang ito ang makunan niya.
Oh my God. Sa hindi may paliwanag na dahilan ay nagbukas ang pintuan ng sabahay. Dahil sa labis na takot ni Kaylan ay umupo na lamang siya sa kama nito habang nanginginig. Ilang araw pa ang lumipas ay muli na naman siyang makakaranas ng kakilakilabot na pangyayari. Tulad ng unang nangyari sa kanya ay agresibong nagsara ang pintuan ng silid nito. Naniniwala ang mga viewers na haunted ang kwarto ni Kaylan. Magpagayon pa man ay hindi na nagpost si Kaylan patungkol sa mga sumunod pang nangyari. Marahil ay hindi na rin niya gustong maalala pa ang mga ito. At sa sobrang takot na baka mas lalong maging agresibo ang entity'ng gumagambala sa kanya. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ang footage na ito ay nakunan mismo sa isang taping at nai-upload sa YouTube channel noong August 2016 matapos nilang madiskubre ang isang paranormal entity na nakunan habang sinasagawa ang taping. Ginawa ang shooting sa isang abandoned Metropolitan State Mental Hospital. Di umano habang isinasagawa nila ang taping ay nakakarinig sila ng mga strange noise na nagmumula sa paligid ng abandoned mental hospital. Pero wala silang makitang sino o anumang bagay na maaaring may gawa nito. Dito ay nakala na lamang nilang maaaring isa itong sirang tubo o mga sirang bakal na nasa paligid. Well, yun ang inaakala nila dahil nang i-review ni Trevor ang footage matapos makauwi sa kanila ay labis siyang nagtaka. Makikita sa footage ang paligid ng mental hospital at ang mga cast nitong masaya pero may isang pangyayaring pumukaw ng atensyon niya. Well, panoorin mo ang maigi ang footage. Nakita mo ba? Nang kinukuha nilang isang particular scene ay isang transparent image ang naglalakad na siyang lumulutang sa hallway habang tumatakbo sila papunta rito. Walang kamalay-malay ang dalawang crew sa imaheng nasa harapan nila. So sino o ano kaya ang imaheng nakuna nila? Maari kayang espiritu ito ng pasyenteng nasa abandoned mental hospital? O ibang entity na gustong makisali sa filming? Till this day ay wala pa rin silang explanation sa kung ano nga ba talaga ang nakuna nila.
Makikita sa bidyong ito ang magkakaibigang tila ba takot na gustong pumasok sa isang kwarto. Ayon kay Elsa, ang kwartong ito ay 6 na taon nang nakasara at hindi na muli pang nabuksan. Di umano ay may mga strange activity at mga ingay na nagaganap at naririnig nila sa loob nito. Ayon kay Elsa ay isang maling desisyon ang pagpasok nila sa kwartong ito. Ito ang nangyari sa kanila. See if you move. Oh! Okay, hold on. Give me the lighter. I need to... Okay, why did that take so long? Was it the wrong key? No. Is there cameras in there? Why would there be cameras? Grandpa crazy. That was just a bedroom. Are you going in? Feel good. Nah, I don't. This is why white people die in movies, bruh. Nah, we have black up in this. Oh my god, I just got so lightheaded. What is that? I just got so lightheaded. Oh my god. Yeah, I know. I got lightheaded as soon as I walked in here. You are not welcome here. Oh, my head's itching. I think it's lights in here. Leave. You are not welcome. Why is Santa Claus locked up? That's what I'm supposed to. He locked up. It could be an object in here. Yeah. Did your grandpa ever think about that? Like, it could be an object. You could just burn the whole room. What are you doing in the closet, dude? Oh, my back's burning. Is it really? Bitch, my back's burning. I don't know. Oh, my God. No, you're kidding. Get out. Scratch marks up your back. Stop. No, you do. Stop, you're giving me anxiety. Oh my god. You're kidding, right? You're no. Kidding. No. Look. Habang nililibot nila ang kwarto ay isa sa kaibigan ni Elsa ang nakaramdam na tila ba umiinit ang likod nito. Upang malaman kung ano ang nangyayari ay tinaas nito ang damit upang ipakita ang likod nito na tila ba sinusunog. Laking gulat nila nang makita nilang may kalmot sa likod nito. Wala sa kanila ang gumawa nito at naisipan nilang maaaring gawa ito ng entiting nasa kwarto na pinasukan nila. Ito pa ang explanation ni Elsa patungkol sa kwarto. We put crystals by the door and it took us like 5 minutes to unlock that door. Like it wouldn't open. It felt like someone was pushing it back towards us. We finally got it open, we went in, and immediately I felt lightheaded. Didn't you say you didn't feel good? Immediately I felt lightheaded and I was like, okay, weird. But I was just trying to like play it off, you know, like it's not real. And then he said that his back was burning, and as a joke I was like, oh, imagine if he had scratch marks. And then he had them, and in the video you obviously can see there was no one near him. No one was near him. I just walked up to him. You could feel the scratch marks. Like, they were hard scratch marks. When I was walking back out of the room, another 3 of them. Ayon pa kay Elsa, ay naitayo ang bahay noong 1800. At ang kwarto na pinasukan nila ay nakasara na. Ayon pa sa kanya, ang susi sa kwartong ito ay misteryosong lumitaw at nakita sa labas ng kwarto. Tila ba may naglagay nito upang mabuksan ang silid. Dahil sa curiosity ay binuksan nila ang kwartong matagal nang nakasara. Na taon-taon nang lumipas, walang nakaalam sa kung ano ang sanhi ng kalmot sa likod ng lalaki. Isa lang ang malinaw, nararapat lang na nakasara ang kwartong ito at hindi dapat pagbuksan. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin, mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong mano-notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.